Magandang araw, ito po ulit si Inday Jelay, and for today's video, magbibigay po ako ng matinding paalala at babala po sa mga digital creator at mga bagong content creator at vlogger na namonetize na po yung kanilang mga page. Okay, bawasan po ninyo at huwag po ninyong masyadong i-flex yung mga kita ninyo or kung magkano yung sinasahod ninyo at kung paano yung magiging salary at income ninyo. Bakit po? Alam naman po natin na sa mundo ng social media, ang dami po talaga ang mga scammer at mga hacker. Okay? Lahat po ng mga manluloko gagawin nila para po makaloko ng kapwa-tao nila. Alam ko po na masyado kayong masaya at masyado kayong proud sa lahat po ng naabot ninyo ngayon at lahat po ng pinagtatrabuhuan ninyo ay nagbunga na. And I am so very proud of you po. Okay? Kasi tayo naman lahat, deserve po natin lahat yan kasi pinaghihirapan po natin yan. Pero wag na wag po ninyong gawin na yung mga sahod niyo piniflex po ninyo kasi marami po ang nagmamasin sa inyo. Unang-una na dyan mga hacker at mga scammer. Magtataka na lang po kayo bakit biglang nawala yung sahod niyo, bakit hindi pumasok yung mga sahod niyo. Meron naman pong invoice kayong natanggap. Meron naman po kayong nakita sa mga page at monetization niyo na meron po kayong sasahurin sa susunod na buwan. Bakit ko po ito sinishare sa inyo? Kasi nangyari po sa akin yan. October 2022 na monetize po yung aking Facebook page, okay? After ng unang sahod ko, which is November, ang dami po talagang nag-message sa akin. Maliban sa yung mga kamag-anak ninyo, magme-message kasi nga monetize na kayo, akala nila ang yayaman na natin. Hindi po ganun. Marami pong papasok na mga dummy account, mga scammer or mga hacker na nagpapanggap na sila po ay promoter, sila po ay may-ari ng mga advertising company, maggusto nilang maglagay ng mga ads sa inyong mga video, gusto nila kayong kuning ambassador, gusto nila kayong maging endorser o kaya model ng kanilang mga product. Okay, ganito po ang nangyari sa akin. May nag-email po sa akin, sabi po niya, isa po sila sa advertising company international pero meron po silang branch dito sa Philippines. So syempre ako naman, kasi sino ba naman ang ayaw ng pera? Sabi po nila sa akin, babayaran po nila ako ng $3,500 every week. Okay, magbibigay po ako ng sample pero this is the recent email na natanggap ko and everyday po ako nakatanggap ng mga ganito. Okay, so they offered me that certain amount. O syempre na-amaze ako at medyo nagka-interest ako, aaminin ko po talaga. So, nag-reply po ako ng email at sinasabi ko po sa kanila na can you just send me the agreement and the contract about the products so I can study and I will figure out kung okay ba. So, wala po binigay sa akin na contract and agreement. Sabi po nila, magbibigay po sila ng down payment which is 50%. So, syempre, isipin mo yung $3,000. 50% of that, malaking pera po yan. So, hiningi nila yung bank account ko at yung pangalan ko. So, that point, hindi pa rin ako nagtataka. So, sinasabi ko, nagtatanong na po ako, paano po yan mag-go through? Ano po ba ang kailangan kong gawin? Paano ko po ba ilagay yung mga ads? Sabi nila, magsisend po sila ng link, tapos nandoon po daw yung mga product nila, maglalagay lang po daw ako ng dalawang products sa lahat ng mga vlogs ko. And nagtataka na po ako, paano nga ba yun gawin? Okay, so ayun po, marami po akong tanong kasi meticulosa ako. So, yung sinabi ko po, paano po natin gawin yan? Siyempre English yun kasi English yung mga tao na nakipag-communicate sa akin at electronic po yung sagot nila. Okay, electronic. Okay, pupunta po tayo dyan mamaya. So sabi niya sa akin, para po daw, may binigay sa akin na link. Tapos yung binigay sa akin na link is kailangan ko mag-login ulit ng aking account. So nagtataka na po ako tapos nag-reply na naman ako ulit. Ganito po ang nangyari. Sabi niya sa akin, please make us as your admin. So sabi nila para po daw mapadali yung access at mailagay ko yung mga ads nila. May mga magagandang product, international product which is sabi niya gawin ko silang admin. They have control na po sa inyong mga Facebook page. Maaari po nilang baguhin ang mga payout account, maaari po nilang palitan yung payout account ninyo at lahat po kasi binigyan niyo na po sila ng access para makontrol nila yung sarili mong page. So doon na po ako nagtataka at sinabi ko na hindi na po ako interested. Okay, and that's the end of conversation. Then after another day, meron na namang ibang company na pumasok. Syempre, I opened my email again. Every day po ako nag-open ng email. Same content pa rin po. Same yung mga words, pinalitan lang po yung name and brand of the product. Tapos ibang tao naman po. Tapos hindi ka talaga nila titigilan. Okay? And everyday, consistent po silang nag-i-email sa akin. So hindi ko na po yan ini-entertain ngayon. So bakit ko to ginawa yung videos na ito? Para po ma-aware po kayo. Wag na wag po ninyong tanggapin yan. Lalo na kapag hihingiin nila yung pangalan mo, yung bank account mo, tapos may
ibigay sila na link, tapos doon ka daw mag-sign up. Pag meron po kayong nakita na parang hindi na po tama, pigilan nyo po. At wag na wag nyo po sila bigyan ng access ng inyong mga digital account or yung mga Facebook page ninyo. Magtataka na lang po kayo bakit hindi nyo na po ma-open ang inyong mga sariling Facebook page. Kaya maraming nagtatanong sa akin, Inday Jilay, magkano nga ba ang sahuran, magkano nga ba ang kita ng Facebook? Nagbibigay po ako ng figure pero never po ako nag-mamayday at wala po akong pinapakita sa inyo kung magkano ba talaga ang kinita ko. Hindi man masyadong malaki, I will still keep it as a private para na lang po sa security and safety kasi pinaghirapan po natin lahat. Puyat, pagod, pawis, minsan iiyak pa tayo at minsan nakakabaliw po talaga kapag gagawa tayo ng content. Kaya iwasan nyo po yan. Wala pong ibang maglalagay ng mga in-stream ads ninyo, ng Facebook real ads ninyo, kundi ang system lang mismo ni Meta. Maliban na lang kung merong mga tao talaga na mga may-ari ng mga beauty products, may-ari ng mga businesses, tapos ikukontak nila kayo, tapos tatawag yan sila sa inyo. Kagaya ng nangyari sa akin, meron po akong endorsement ng isang product, tumawag po sila sa akin, tapos hiningi lang po nila yung GCash account ko, tapos nag-deposit po sila kaagad, tapos matapos po nila nag-deposit sa akin, pinadala na po nila ako ng product para yun po yung ipakita ko every time na magla-live ako. So kung may nakita po kayong ibang product na kunwari may kumakain ako, may iniinom ako, pero yung hindi ko minimension, yung iba po dyan is may nagbibigay po sa atin talaga na libre, okay? So yun po, mga alok na yan is legit. Okay, magbibigay po sila kadalasan 75% deposit at yung remaining balance naman po is ibigay nila kapag matapos na po yung kontrata niyo, kung kailan po, isang buwan, dalawang buwan, depende na po sa agreement ninyo ng owner ng product at ikaw mismo na isang vlogger. Kaya wag na wag po kayong talagang magpapadala sa mga alok ng mga maluloko. Marami po dyan, ha? So ingatan po ninyo maglagay ng mga account number dyan sa page ninyo na ipakita nyo sa social media, yung mga pin number ninyo, yung bank account ninyo na inyong fill up sa inyong mga sariling page, payout account, safe po yan. Safe po yan, proven and tested kasi nakasahod na nga po ako. Safe po yan. Ang ginawa ko po is na gumawa po ako ng ibang bank account. Hindi ko po siya sinasali sa mga savings account ko dati. So, hiwalay po yung sahod ko sa Facebook at hiwalay din po yung sarili kong savings. Okay? Kasi alam ko po dito sa social media, marami talagang manluloko. Okay? So, mag-ingat po tayo, ha? Huwag masyadong maniwala sa mga email or sa mga inboxes niyo na nag-aalok ng masyadong malaking pera. Ay, ano lang ba tayo? Yamukmuk tayo. Meron tayong 20,000 followers. Tapos, aalokin tayo ng $5,000 a week. Hindi po ganun. Tapos, mga international brands pa sila. Bakit sa atin sila magpa-advertise? Dito talaga? Okay? So, dyan pa lang magtataka na po kayo. Kaya ingat po sa mga monetize na ang mga Facebook page ninyo. Mag-ingat, mag-ingat po. Ha? Pakishare po sa video na ito para po malaman ng ibang nagsisimula pa lang sa pag-vlog at monetize na po yung mga Facebook page nila. Hindi naman po kailangan na i-flex nyo palagi kung magkano yung kinita niyo. Alam ko, kinita niyo. Alam ko po na sobrang happy, masaya kayo at very proud po kayo sa inyong pinaghihirapan at pinagpupuyatan. Pero wala, yung safety po talaga dyan is very risk. Sabihin nyo man sa akin na hindi totoo yan. Sana po, hindi po talaga mangyayari sa inyo. Yung sa akin naman po, hindi siya nag-go through. Kasi masyado po talaga akong meticulosa kapag may nag-aalok sa akin, hihingi po talaga ako diretso ng agreement at saka kontrata. Tapos, I will study po talaga the contract. Meron po nagpa-promote sa akin, binigyan niya po ako kung anong mangyayari, ganito, ganan, ano yung freebies, ano yung advantages, ano yung disadvantages. So, mag-ingat po kayo at yun lamang po. Maraming salamat.